Hello guys, ngayong video, question and answer muna ulit tayo. So, tatanungin. So, sasagutin ko ang inyong mga katanungan, yung mga nagko-comment. So, panigurado marami tayong masasagot ngayong video. Bago tayo tumungo sa question and answer, mag-subscribe na kayo sa aking channel. Kapag naabot natin ang 10,000 subscribers, meron tayong matatanggap na 10,000 pesos. Okay? Magagamit natin yon para sa ating vlog. Okay? Tapos, tara na! Let's go! So, unang tanong, pwede daw ba ang sili sa African lovebirds tapos pampagana daw ba to sa mating? So, pwede ang sili sa mga African lovebirds kasi part din ng diet nila yan. Pero kung sasabihin natin na pampagana yung sili sa ating mga alaga, ayan ay hindi pa natin pwedeng pangunahan. So, hindi natin yan pwedeng pangunahan kasi hindi pa yan talagang napapatunayan na kapag binigyan mo after a few days, magbe-mate sila. Depende talaga yan sa kondisyon ng ating mga ibon. Kahit bigyan mo pa yan ng sili araw-araw kasi gusto mong mag-mate sila, hindi yon yung tamang way para makapag-mate yung ating mga African lovebirds kasi nasa ibon yan, nasa kondisyon kung kailan sila magme-mate. Okay? So, huwag tayo mainip kung pagdating sa mating kasi habang naghihintay tayo sa ibon natin, mapag-aaralan natin yung mga ibon natin kung ano ba yung mga kailangan ng ibon, ano ba yung ugali ng ibon. So, mas okay nang naghihintay tayo kasi naaaral natin yung alaga natin. So, ayun ang aking sagot. Pwede ang sili sa ating African lovebirds or sa parakeets man yan o kaya sa kahit anong ibon yan. Pero yung tatawagin natin na mating booster, wag muna natin asahan, okay? Next question. So, ang tanong niya dito, pwede daw ba linisin ang nest box ng African lovebirds kahit may inakay pa sa loob? Wag muna. Kasi kung ayan ay kung yung mga inakay mo ay hindi pa marunong lumipad, tapos nilinis mo yung nest box na tinanggal mo yung kusot, inisprayan mo, baka magkaroon tayo ng problema. Mas okay na yung marunong nang lumabas yung mga inakay. Yung tipong lalabas sila, tutuka, tapos babalik sa nest box, ayun, pwede na yun. Ibukod mo na yung ibon, yung inakay, tapos saka mo linisin yung nest box. Kasi wala na silang alagaan nabukod mo na. So, kung ang inakay na tinutukoy mo ay yung mga pinapakain pa, yung hindi pa marunong lumipad, hindi pa marunong bumaba sa nest box, wag muna. Para safe lang. Okay? So, wag muna. Alright. So, next question. Ano daw ang dark side ng colony breeding? So, kung sasabihin naman natin na dark side, ayan na yung patayan. Ayan na yung may mga nag-aaway, mga nag-aagawan ng nest box, 'di ba? So, pag tinawag kasi natin dark side, isipin na agad natin na may patayan. Ayun lang. Patayan ang mangyayari diyan kapag colony breeding. Lalo na kung sobrang dami nila sa cage, tapos iilan lang yung nest box. Ayan, sobrang kawawa niyan, promise. Kaya kung magko-colony breeding kayo, yung tamang bilang ng ibon sa tamang bilang ng nest box sa tamang laki ng breeding colony cage nyo. Okay? So, i-balance nyo lahat para walang patayan. Okay? So, next question. So, meron tayong nanghihingi ng tulong dito. Paano daw ginagamit yung Selectrogen? Tapos, kailan daw ako nagbibigay nun? So, yung pagbibigay lang naman ng Selectrogen, ikaraw nyo lang yung kukulay. Pero wag yung sobrang dilaw na dilawa kasi pwedeng mag-itim yan or pwedeng maglagkit yung lalagyan mo. So, kailangan i-balance mo lang yung tubig. Yung tubig at yung Selectrogen, yung tipong kukulay ng konti, okay na yun. Tapos, tuwing ako nagbibigay? Tuwing Monday, Wednesday, Friday. Tapos yung Sabado, Linggo, Tuesday at Thursday, pahinga sa vitamins. Kasi
Alam, nagtitipid na rin ako eh. Ayoko na mag-araw-araw kasi magastos. Kapag naubos, bibili na naman. So, tipid-tipid lang tayo. So, ako nagbibigay ako tuwing Monday, Wednesday, at Friday ng Selectrogen. Tapos, kinakanaw lang yun sa tubig. Tapos, ayun. Pakulayin nyo lang, tas okay na yun. Okay? Alright. Next question. Next question, possible daw bang mangitlog ang hen kahit walang mating na nangyayari? Kung hindi mo sila nasusubaybayan, malay mo nagmate sila. Pero kung talagang hindi sila nagbe-mate, kung hindi pa talaga sila nagbe-mate, oo, posibleng mangitlog ang hen kahit walang mating na nangyayari. Kasi kapag tumatanda ang hen, ayan, nagkukusa siya mag-itlog, pero yung itlog na yun, hindi yun mag-fertile. So ayun, pwedeng mag-itlog yung hen kahit walang mating. Alright? Next question. So ito yung next question. Normal lang daw ba na parehas naghahakot ng nesting materials? Ang cock at hen. Siyempre naman. Kasi ang ano dyan, ang hen kasi yung malakas or yung magaling maghakot ng nesting materials. Kasi isa yung halos lahat nag-aayos ng nesting doon sa kanilang nest box. Tapos yung cock naman, nagne-nesting siya pero tinutulungan niya yung hen na maglagay doon sa loob ng nest box, tapos yung hen, isa na yung mag-a-adjust kung ano yung gagawin nilang pugad, kung anong design, kung anong gusto nilang design. So ayun, normal lang na naghahakot ang parehas na ibon, na cock at hen, okay lang yun. Huwag tayong kabahan na parehas hen. Kasi ugali na ng cock na tulungan yung hen na maghakot din ng nesting materials para tulungan yung hen. Alright? So, next question. So, ito naman katulad kanina. Ang tanong niya, mangingitlog daw ba ang hen kahit nakawala yung pares? Tapos, nag-mate naman daw sila. Pero nakawala yung cock. So, posible daw bang mangitlog ang hen? Oo naman. Kung successful yung mating nila, tapos nakawala yung cock, mag-iitlog yan. Basta successful ha. Hindi yung nakita mo lang nagpatungan, tapos nakawala. Huwag natin agad asahan na mag-iitlog. Dapat alam natin na successful muna yung kanilang mating. Pero ayun nga, nakawala yung cock mo, maghihintay tayo ng 7 to 10 days para malaman natin kung buntis yung ano mo, yung hen mo, tapos maglalabas siya ng itlog nun after 7 to 10 days. Okay? So, posible, basta successful. Next question. Okay, yung next question natin about na naman sa mate. So, itong video natin ay halos karamihan ay about mating. So, yung tanong niya dito, normal lang daw ba na nag-meet ang kanyang basal na pair, ALBS2, halos 3 beses daw sa isang araw. So, base sa aking observation, sa aking mga ALBS2, kapag nag-meet, isang beses lang sila nag-meet. Hindi. Sabihin natin, kapag nag-meet ulit yung ating African lovebirds na ALBS2, yung mga eyeing, kapag, kunwari, nag-meet kanina, tapos nag-mate ulit ngayon. Ibig sabihin nun, yung unang mate nila, hindi pa successful. Bali, sumusubok ulit sila para mag-success yung kanilang mating. Tapos, iba naman yun sa ALBS 1, yung mga non-eyeing. Base sa aking observation, doon sa kabilang aviary namin, doon kay Admin Soy, yung kanyang ALBS 1, yung non-eyeing, halos araw-araw, nagme-mate pero nag-iitlog. So, base sa aking observation ulit, yung ALBS 1, kahit may itlog na, nagme-mate pa rin sila. Tapos yung ALBS 2, kapag nag-mate sila, kapag nag-itlog, isang beses lang sila nagme-mate. Okay? So, ayun lang ang aking observation na. Kung mali ako, i-comment nyo lang. Tapos, i-comment nyo lang kung ano yung tama. Base lang naman to sa aking observation, kaya ayun lang ang aking nasasabi. So, tandaan na, ang ALBS 1, araw-araw, hindi naman araw-araw, siguro minsan sa isang araw, 3 beses, 4 beses, kahit may itlog na. Tapos yung ALBS 2,
isang beses lang sila magme-mate tapos magiitlog na. Okay? So ayun, kung normal lang daw ba na nagme-mate ang basal lapper halos 3 times a day yung alps to niya. Okay? So para sa akin, ayan ay hindi pa successful. So sumusubok pa sila ulit para mag-success ang kanilang mating. So next question. Oh, about na naman to sa ano? About na naman to sa mating. So ang tanong niya dito, magme-mate daw po ba ang dalawang babae, ang dalawang hen? Sa mga nakikita ko kasi sa mga nagpo-post sa mga Facebook group, eh yung mga same hen nila nagtututukan ng puwet, nagdidikit sila ng puwet tapos mag-iitlog. So ayun ang aking observation sa mga nagpo-post, sa mga nakikita ko sa Facebook group. So kung kayo ay may same hen tapos nagpapatungan, tapos ayun, so, same hen pala tapos nagpapatungan, i-comment nyo para alam din ng iba. So yung akin kasi sa mga nakikita ko lang sa Facebook group na dumidipa, nagdidikita ng puwet, ayun. Tapos nag-itlog, o di ba? May mga ganoon talaga. So ayun na ang ating last question. Medyo mahirap sagutin kapag about sa ano eh, about sa mating. Kasi kailangan talaga kapag mating ang pag-uusapan, kailangan natin ng seryosong paghihintay. Kasi hindi agad-agad yan eh. Hindi natin pwedeng pwersahin na mag-mate yung kanila, yung ating African lovebirds. Hindi naman natin pwedeng pagsabihan niya na, uy, mag-mate na kayo. Yung ganun, eh hindi natin pwedeng pwersahin yan. So, nasa ibon natin yan kung kailan sila mag-mate, kung kailan nila gusto magparami. So, kailangan natin maghintay. Kasi maganda din naman yan na naghihintay tayo sa ating mga African lovebirds, sa mga pair natin. Kasi habang tinitingnan natin sila, habang naghihintay tayo sa mating nila, napag-aaralan natin yung kanilang ugali, yung kanilang mga kilos, yung mga kanilang kailangan, 'di ba? So maganda yung aral para hangga para sa ating experience sa ating pag-iibon. So makakapag-share pa tayo ng idea sa mga gustong mag-alaga ng African lovebirds. So ayun, ganoon ang aking mindset nung baguhan pa lang ako na bawal mainip kasi na inip din ako dati yung tatlo pa lang yung pares ko. So ayun, natuto ako nung pinagsasabihan ako ng karamihan ng mga batak na, yung mga veterano na sa pag-iibon na bawal daw mainip talaga. Kasi talo inip. Ayun. So, wag tayo mainip kasi napag-aaralan natin yung mga African lovebirds na yan. Tapos matutulungan pa natin yung iba. Okay? So, ayun lang ngayong video. Mag-shoutouts na tayo. So, shoutouts na tayo. Shoutout kay Ken Ryu Javier, kay Jackson Kaliplip, kay Steven John C. Kiason, kay Parayaw Gaming, kay Kimwel Maranata, kay Leo Manalili, kay Ricky Dakara, kay Brian Cruz, kay Matit 314, kay Kian Rain Pasamonte, kay Angelino Raimundo, kay Emmanuel Terencio. Shoutout din kay Mike Monton, kay Joel Munoz, kay Francel Kin Casapaw, kay Tyrone John Arquines, kay Vinjay Jasmine, kay Alexander Ginoy, kay The Loser You and I, kay EMC Hub. Oy guys, magano kayo sa kanya? Mag-subscribe kayo sa kanya kasi nagtuturo din siya about African lovebirds. Baka mayroon pa kayong makuwang aral sa kanya na hindi ko pa nasha-share. Okay? So mag-subscribe kayo kay EMC Hub. Then shout out kay One Dave Gebulan, One Dave Gebulan. Shout out kay Joey Trinidad, kay Florence Aquino, kay Kyle David, kay Akil Rabago. Shout out din kay Inigo Capablanca, kay Gian Jesmos, kay shout out din kay Stephanie Shout out din kay Stephanie Haramiel. Shout out kay John Henry Garcia. Shout out kay Dylan
Torregrosa. Shoutout din kay Reniel Pagdaganan. Shoutout kay Byron Garcia, kay Joshua Wage, kay Vincent Fulo. Shoutout din kay Ronald Sarto, kay Steven Jan C. Quiason, and shoutout kay Joel Munoz. So ayun, medyo may nababasa na akong ano? Yung nababasa na akong bagong pangalan, kaya medyo nahihirapan akong banggitin. So kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Okay? Tapos, kung may mga katanungan pa kayo, sasagutin ko yan sa comment or sa video. Tapos, kung gusto nyo masagot yan ng marami, pwede kayong sumali sa aming Facebook group. Tapos, mag-post kayo at ayun, tutulungan kayo ng iba nating kaibigan about doon sa mga tanungan nyo. Alright! And then, mag-subscribe na kayo sa akin channel. Malapit na tayo. Ilan na lang to? Halos 650 na lang. Oh, halos 650 subscribers na lang, oh. Tapos magte 10,000 subscribers na tayo. Meron na akong matatanggap na 10,000 cash sa aking ate. Ipapambili natin 'yon ng gamit para sa ating vlog, para gumanda yung quality ng ating vlogs. Alright? So, salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video. Thank you.